magandang araw, nature lovers. I'm here today to share with you my very first ever in my life successful vegetable garden. Nakikita niyo ba yung mga previous video ko na I planted some vegetables? Well, I will admit to you kasi 'di ba walang harvesting time. Kasi nga walang na-harvest. E ngayon, ngayon yung first ever na mag-harvest ako from my vegetable garden. Gusto ko lang i-share kasi I'm a busy person. Monday to Saturday, I work. And also, less maintenance to. So, dumadami na kasi yung mga plantitas, plant moms, plant dads. So, kung gusto nyo rin mag-alaga ng mga magtanim, mag-harvest ng mga sarili nyong gulay sa inyong tahanan, eto na yon. Eto na yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. Pero please take note also, hindi naman ako professional talaga na nagtatanim ng gulay. Pero ito nga, yung success, yung experience ko today is very successful. Let's start. So, let's go for our first tip. Yung first factor is I chose a location na medyo maluwag siya. Hindi siya filled with other trees. Tapos may mga spaces in between ng tanim ko. So, itong place na to, yun nga, napansin ko kasi before, yung nakikita nyo yung vlog ko na yung nagtanim ako ng pipino, yung may trellis, ganon. Dikit-dikit yung plants doon, tapos ang dami naming saging doon. So, ano siya, after a while lang, nakikita ko yung nagkaka-disease na yung plants, tapos infested na siya with different kind of pests na hindi ko na kayang kontrolin. So, nakita niyo walang harvest time kasi wala namang in-harvest. So, this time kasi, lumipat ako. Kaysa i-maintain ko siya, maghanap-hanap ako ng ways para matanggal yung pest, inisip ko, palitan ko yung lugar. So, I chose this location kasi dito, in one whole day, talagang may araw. Kita niyo? Oh, ayan, di ba? Talagang maaraw siya. Tapos, yung lago sa inyong hangin dito. So, hindi siya tatambayan ng mga insekto. Kasi hindi siya madilim. Yung lugar is maliwanag. So, yun yung isa kong tip. And then, the next, yung soil, syempre. Yung soil ko kasi is clay. Sabi nila, mataba daw talaga yung clay. Mataba yung clay soil. Pero, nevertheless, kahit mataba yung clay soil, inamend ko siya with carbonized rice hull. Nabibili siya sa mga garden centers. Tapos, with my own very own, ano ba to? Vermicompost. Meron akong vermicast. And then, meron akong mga dried leaves also. So, ina-amend ko siya with that. At tinanggal ko rin yung mga damo. Kasi sobrang dami niyang damo. So, kakainin din yung nutrients ng soil. So, yun yung other factors. Next factor is yung soil nga. Yun. Kailangan healthy yung soil for your healthy plants. Ayan. So, I came nearer to my plants para makita niyo talaga siya closer. So, sobrang proud ko dito sa tomato. Araw-araw, nasa my day ko siya sa FB. Pero, eto nga. Third factor is, before, mahilig ako sa yung nakukuha ko sa chopping board. Lahat na natirang gulay doon. Yun yung tinatanim ko. Yung mga buto-buto noon, yun yung tinatanim ko. So, this time kasi, galing ako sa isang garden nursery. Nakita ko may mabuhay na sila doon. May mabuhay na sila na seedlings na tigti 3 pesos. Ganyan na. So, for the first time ever, yun yung tinanim ko. Hindi ako nagtanim ng from kitchen na vegetable scraps. Ganon. So, ang tinanim ko, yung ano talaga, from garden soil, garden store, from nursery talaga, na pinatubo nila. So, ito yung effect naman. Ang dami talaga niyang bunga. Mamaya, ipapakita ko. Ayan. Let's go close. Ayan. Sobrang dami niya talaga. Nagulat din ako talaga. So, marami na ako experiences na nagtanim ako ng kamatis na yung mga ano lang, volunteer lang, na
makikita mo lang sa tabi ng paso kasi yung matirang kamatis tinapon mo sa paso tapos nilipat mo. So namumunga yun, pero namumunga yun mga 3-4 lang. Pero this time, oh my god, parang pwede na ako supplier ng Heinz sa dami, charot. And also, tinan mo, ito din yung mga talong. Ayan. Kita ba? Hindi ko alam kung kita siya, pero... Ayan. Nakaharang yung mukha ko, sorry. Ayan siya, yung mga talong. Anyway, later on, ipipick ko yan. So, i-video ko yan. Ayan, guys. So, ito yung susunod na tip na nakita ko rin sa mga ibang YouTube vegetable hobbyist, yung mga nagtatanim ng gulay sa household lang. So, ang ginagawa nila, binabawasan nila yung mga leaves ng mga tanim kasi kumakain daw yun ng mga nutrients. So, para yung nutrients mapunta na lang sa pagbubunga nila. So, yun yung gagawin ko next. Ginawa ko yan talaga at talagang effective. So ayan, nakat ko na siya. Ang ginagawa ko, binabawasan ko siya frequently lang, like once a week, ganun. Kasi dapat daw 75% ng plant matira pag nagtabas ka. Otherwise, mapangit din siya or worse, mamamatay siya. So, yun yung ginagawa ko. Binabawasan ko siya ng leaves weekly para yung nutrients na nakukuha nila sa soil is makuha talaga ng fruits. Para bigger fruits or mas madaming fruits. Para yun ang ginawa ko, nahingal na ako. So, ano pa ba yung next? Yung next siguro is, yun nga, organic yung ginagawa ko. So, stronger yung plants sa pest, saka sa sakit. Ang natural lang siya, yung natural soil lang. Tapos, frequently tinatanggalan ko ng damo para hindi maagaw yung nutrients ng soil. Tapos, nilalagyan ko siya ng carbonized rice hull or kaya yung composted manure or vermicompost. From time to time yan. Pati dried leaves. So, ninonourish ko siya yung soil regularly. So, yung hindi lang siya basta nakukuha ng plants, pero ano din siya, yung plants din, lumalakas siya. Nagiging resistant siya sa mga sakit at sa pest. Tapos, etong another tip ko, hindi ko pa naman nagawa yon, pero ngayon ko palang gagawin. Pagsasamahin ko yung flowering plants saka yung vegetables. Kasi
pag marami kang flowers, marami kang butterflies, bees, marami kang guests na pollinators. So, ayan, yung mga flowering na vegetable, mapapollinate siya. So, mas malaki yung chances na magtuloy siya sa bunga. So, yun. And now, so, napaka-konti lang yung mga tips ko. Napaka-usual lang niya. Pero, I promise you, it worked. At, para sa busyng tao, yan, nakapagtanim ako ng vegetable na hindi masyadong ma-attention. Hindi yung lagi ko siyang iniisip, lagi siya ano, kayang-kaya niya mabuhay sa sarili niya. Of course, with little maintenance also. So, now, it's harvest time na. So, eto po ang hinarvest ko for today. Yung mga tomatoes, pinick ko na siya kasi parang ano na rin siya. Ano ba itong tawag dito? Ripe na rin siya. Although, hindi pa siya orange kasi nakakaroon na siya ng mga insekto na mga kagat. So, ito yung mga harvest ko. Sobrang daming sili and talong. Yeah, so, that's it for now. Share ko lang sa inyo today kung paano ako nakapagtanim ng successful vegetable garden. Yung hindi lang basta nakapagtanim. Tapos di naman na-anihan. And kasi tonto ako sa first time nakapag-ani ako. So, thank you for watching, guys!